seafood capital of the Philippines. Yan ang bansag sa Roa City, Capiz. More seafood means happy tummy. Alam nyo yan. Ito rin ang main source of livelihood ng mga lokal dito. Hop! Ayan, may na ako nakita. Hop! Pumasok ka dito! Kabuhayan na hindi lang nagtataguyod ng ekonomiya ng probinsya, kundi pati na rin ng kanilang turismo. Ang mga biyahero, home away from home daw ang feels dito. Kami mga locals, we go to Baybay para mag-relax. And then we watch yung mga fishermen na nagre-rake ng mga kagaykay. So that's very peaceful for us. Tara na't maghanap ng mga bagong kakilala. Makibahagi sa pang-araw-araw na gawain nila. Makipaglaro at makisaya. Rain or shine, tuloy pa rin tayo sa pagbiyahe ngayong panahon ng tag-init. Tara na't makisummer sa Roa City, Capiz. Bahagi ng Panay Island ang probinsya ng Capiz. Kaya alamang, malamang, pangingisda ang pangunahing kabuhayan dito. Bilang sagana sa seafood ang Roa City, alamin muna natin ang ilan sa seashells na nahuhuli nila. Isang tahong, isang sagot. Kung saan, meron tayong 6 na iba't ibang seashells at meron din tayong 6 na kasama at isa-isa, kailangan kulaan kung anong tamang pangalan. Per person or per participant, kasama na doon ako doon. Ilalagay lang dito sa harapan, huhulaan kung anong pangalan. Kung mali, alam nyo na yun. Malalaman natin kung mali o tama mula sa ating local friend, si Nick. Oo nga, ang dami sinasabi. Oo na, sir, mahula ka na. Feeling ko, ito muna. Ang pangalan nito ay Tuway. Kasi ang tamang sagot, kagaykay. One more time, kagaykay. Ang tongue twister na he sells seashells by the seashore, sisiw na para kay Kuya Ramil. Dahil bata pa lang daw sila, ginagawa na nila ito. Kapag high tide, pumapalaot siya para manghuli ng isda. Kapag naman low tide, nasa dalampasigan siya para maghanap ng kagaykay. Morning tayo, nag-bless ng magandang panahon, pero ano pong ginagawa natin ngayon? Nagpanser, rek yung tawag namin dito. Rek? Yung nagre-rake ng kagaykay. Usually po ba, paano nyo naman nalalaman kung saan pumunta? Kasi napakalawak na itong na to. Saan nyo po, saan ho kayo nagre-rake para makahuli ng kagaykay? Sa panser, pag nasa low tide, sir. Pag low tide? Oo, ginagano naman. Okay. Tapos babanggayan yung kagaykay. Dito. Okay. Dito. Mm-hmm. Tapos kagaykay namin ganito. Yan. Tapos makikita din namin yan. Galing yun sa ilalim. Galing sa ilalim? Tapos dinala yung halon. Dinala ng halon. Galing yun sa malalim talaga. Malalim talaga. Sexo! Kaya pwede ko ba masubukan ginagawa mo? Yan na lang. Kaya parang nagtagal ka na ng brief. Kasi sa... Ay! Ayan. Huwag mong ito yung... Hop, meron akong nararamdaman. Hop! Ayan, meron akong nakita. Hop! Pumasok ka dito! Ay, na nga eh! Ikaw naman!
siya ng aking segment producer. Isang kilong ginto, gano'ng kadami po? Banting piraso, sir. Mga 10 piraso. Tapos magkano niyo po na bibenta? Sir, sir, nasa 150. 150. Diretsura po yun dito sa restaurant. Sa restaurant na ito, ibinibenta ni Kuya Ramil ang mga nakukuha niyang kagaykay na pwedeng bilhin fresh o ipaluto ng kahit anong putahe. Nakakatawa dahil siguro yung last time namin pumunta dito sa Rojas City was di ko alam kung more than 10 years ago. Itong baywalk na to ay pretty much composed of different restaurants. Sa tapat natin ay yung beach area kung saan nag-harvest nga sila Kuya at ako ng kagaykay. Dahil sa nahuli natin na isa, dumami na siya. Ito yung different, I guess, dishes using kagaykay as the main ingredient. Ito, I'm guessing this is cream-based. Cream-based kagaykay. Ito. Cream-based. Na may butter. It's actually pretty good. Ito ay parang halang soup. Yan. Okay. Clear soup, ginger, malunggay leaves. Kagaykay with tausi. Kaya dito sa Rojas, be sure to order kagaykay. Harina is waiting. Pero mamaya na natin ituloy ang isang tahong isang sagot, Biyaheros. Hashtag tourist things with local feels. Pareho yung pwedeng subukan dito. Talagang gustong-gusto kong pumunta rito. Galing pa kami sa Santo Tomas, Batangas. 2011 nang simulan ang river cruising activity sa Palina Greenbelt Eco Park. Pinaglaanan ng pondo ng LGU and local fisher folks para makapagpundar sila ng malalaki at maliliit na mga balsa. May bonus pang malawak na sandbar kapag nasaktuhang low tide ang pagbisita niyo rito. Libutin ang bahagi ito ng isla na lulubog lilitaw. Pero bago pa man makilala ang Palina sa kanilang river cruise, may mas malalim ng dahilan kung bakit binuksan sa mga biyahero ang lugar noong 2006. Ipinagbawal noon sa mga mangingisda rito ang isang paraan ng panghuhuli ng tahong at talaba na tinatawag na sticking. Isa itong paraan ng pagpapatubo ng talaba at tahong kung saan itinutusok ang kawayan sa ilalim ng ilog at dagat. Ito raw kasi ang dahilan kung bakit patuloy na bumababaw ang tubig sa ilog. Fast forward to today, tamang paraan na ng pag-culture ng tahong at talaba ang ginagawa nila. At proud silang ibahagi ito sa mga biherong tulad natin. So, parang mas madami pong tahong kaysa sa talaba, no? Opo. Mas maraming tahong tsaka talaba. Pero ito po, may goma. Yung iba goma pong pinapatubuan namin. So, gano'ng katagal ho bago maging 2 inches at ready na for ano? Bali po, 7 months po hanggang 1 taon. Tagalin po, babi i-harvest. Depende po sa tubo. Pag siksik yung tubo, maraming tubo. Ayan, ito yung talaba. Umabot hanggang 1 taon. Lumang gulong ng tricycle po. Ah, lumang gulong ng tricycle. Kala ko ito yung sinasabit pag Christmas. Isa po ito sa matipid na paraan ng pagkukulture po ng talaba. Kasi po ang yung halaga po ng lumang gulong is nasa 10 pesos po. Nasa 10 pesos po lang yung... 10 pesos po yung presyo ng lumang gulong. Kaysa ano po yung ibang option? Kaysa sa kawayan po. Kawayan? Na umabot ng 200 per piraso. Tapos magkano po binibenta kada kilo? Yung talaba po nasa 20 pesos per kilo. Yung tahong po nasa 80 pesos per kilo. Mas mahal ang tahong. Mas mahal po. Times 4? Opo. 80 compared to 20 pesos? 20 pesos. Mas demand po yung mas tahong. Mas mataas po yung demand ng tahong. Opo, ng tahong kaysa sa talaba. Mga
nakuhang talaba, pwedeng ipaluto sa kanila o kayo na mismo ang mag-ihaw para mas masaya. Sao-sao sa suka. Masim. At kapag napagod sa itinerary, isang relaxing massage mula kay Nanay Salvacion ang magtatanggal ng pagod nyo. Magkano po yung kailangan bayaran? $250 for 30 minutes. $250 for 30 minutes. Opo. Okay. Sige po. Oh no! Ay, hindi pala po. Ayan, yan. Ay! Sige po. Hindi lang kayo nare-relax, makakatulong pa kayo sa livelihood ng mga locals katulad ni ate. Okay, kayo naman po. Ako naman po magmamasahe para mabawi ko po yung 250. Sige po, Nay. Okay lang po. Opo, ito po. Sige po. Relax, ma'am, relax. Medyo nararamdaman ko na po yung... Ayan, yung lamig niyo po. Nakikita ko na po yung lamig. Ma'am, relax po kayo. Tensyonado po kayo eh. Lumibot, lumafang. At ano pa ang isang L na pwedeng natin gawin dito sa Rojas? Siyempre, laro. Kids and kids at heart, this one's for you. Bugoy ang nadatnan naming nilalaro ng mga lokal. Siyempre, sorry ko muryon. Ano po ang ibig sabihin ng bugoy? Yung bugoy, sir, parang sa Tagalog, sir. Yung pag-aalog nung... Pag-aalog. Yung bugoy okay. Po, sir. Okay. Sige po. Sige po. Pwede dito, sir. Dito kayo, sir. Okay, sige. Subukan namin sa tayo. Samples. Ah, bulungan niyo po. Bulungan niyo po para manalo kayo, ma'am. Bulungan niyo po. Ano mabubulungan? Ano pang... Tani madaog ko. Tabla, patas. Patas pa ganyan, sir. Patas yan. Yan. Pag umiba si Ma'am Jo, panalo kami. Pero pag ganyan po, tabla din po. Tabla ulit. Yes. Pero pag paano na pag ganyan? Tabla din po. Yes. Okay, got it. Tapos pag ganyan, panalo kami. Okay. At syempre, lumalabas ang pagiging competitive ko. Para mas masaya ang laro, di ba? Ano po yung binabanggit nyo kanina? Siguradong ang travel like a local experience nyo rito, achieved! Feel at home nga rin ako dahil ang resort na tinuluyan namin dito 10 years ago, ito pa rin ang binalikan namin. 5 minutes away from the airport, very convenient! Mag-isa o may kasama, barkada o pamilya, iba't ibang room options ang pwede nyo pagpilian dito. What we really wanted here sa San Antonio Resort is that we can share a piece of bye-bye with the locals and the non-locals. At sari-sari ang seashells dito sa Rojas City, ang mga pangkariwan na sa locals, bago at kakaiba para sa mga dayong dero. Mahulaan kaya namin ang ilan sa mga ito? Ito sa akin, wasay-wasay. Mali! Ito is... Dito? Tama! Tingin ko, ito ay... Bagunggon! Bagungon! Mali! Ito ay liktog! Mali! And that concludes our game! Ne, syempre ito yung pinakahuli. Ito yung pinakahuli ay tatawag tayo. Hindi nila alam eh, may phone a friend option. So, brother! Ay, mayroon pala! Meron! Hindi kinikita ka lang eh! Brother! Yes? Ano nga mapahala niya to?
So, wala nyo po. Anong to? Ito? feeling ko, ano to? Upan. Tama! Yeah! Sinasabi ng mga matatanda na talagang ito yung mga natitirang mga prehistoric na mga organisms. They go millions of years back yung mga ugpan na yan. Yung iba kinakaya ng buhay, especially yung bagong kuha lang. Kung mahilig ka sa kilawin, talagang masarap siya. Dahil hugis di lang ugpan, tinatawag din itong tongue shell. Karaniwan itong nahuhuli sa brackish waters tulad ng bakawan o mangroves. So one is kinilaw. Alam niyo naman kinilaw. Fresh na fresh pa, tapos meron ka lang sili, meron ka lang suka. Then, I think ito yung kinakain. Diba? Matigas yung ano niya. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Tail? Yung loob, pwede mong sipsipin, pero yung labas, medyo matigas. Now, apparently, bukod sa tail, yung mismong shell, nag-unravel ng laman. Ito yun. And in true gata fashion, lahat ng kakainin mo na may gata, masarap. Pero yung texture niya, parang ganun. Parang kumain ka ng any edible shellfish. Tahong, talaba, any clam that you can actually think of. Ganun din yung texture. Kapag very picky ka sa pagkain, I guess it could be intimidating. I mean, kulang na lang, magsasalita siya na parang, I'm gonna eat you. Parang ganun. Bukod sa iba't ibang luto ng ugpan, pinupuntahan din ang pasyalang ito dahil sa ganda ng tanawin na may overlooking view ng dagat. Insta-worthy spots? Slay and pose away, guys! Main attraction din ang mga makukulay na anito na dinesign ng mga artist dito. Nakapattern ang mga ito sa paniniwala ng iba't ibang indigenous group sa Pilipinas. Ideya ito ng local artist na si Jojo Arsenas na sinimulan niya noong 2019. Yung culture po ng mga anito po is basically, kung i-trace back natin, sa Austronesian people po. They came from Taiwan, went to the Philippines, covering Southeast Asia, umabot po sa Madagascar, umabot po sa Polynesia, Micronesia, hanggang yung last nila po is New Zealand. Bali po, yung definition po ng anito is dalawa po. Meron po tayong anito, the figure, or yung idols na ginagawa natin, or yun yung mga nilalagay natin sa mga bahay-bahay. Ang pangalawa po is actually is yung ancestors natin. Or they can be anything sa natural surroundings natin. Ang general belief is pag namamatay yung ating mga ninuno, ay may natitira silang presence sa atin, sa mga pamilya natin, andyan pa rin sila. Mula na magsimula ang Kristyanismo sa bansa, hindi na gaanong laganap ang paniniwala sa mga anito. Pero may ilang indigenous people sa bansa na bahagi pa rin ito ng kanilang kultura. Bago matapos ang biyahe namin sa Capiz, isa pang challenge ang haharapin ng aming team. Ang panghuhuli ng mud crab sa mga bakawan na tinatawag nilang pamuho. This is a fishing practice that is labor intensive. Medyo ano, traditional siya. It is not a common practice dito sa mga mangingisda natin. Pero mostly ginagawa siya ng mga mangingisda natin na limited sila sa fishing nila doon lang sa shoreline. Na-master na raw ni Tatay Dennis ang panghuli ng mga ito. Kaya naman, tuturuan niya ang ating resident cameraman na sina Ray at Jeff. Ano ba yung dala po? Para panghuli ng crab to. Pag nandito yung crab, binugyan, hindi na makakaalis, mahuhuli ko. Tanong kay tatay. Yan. Ito. Kuya Dennis, ano po tawag dito? Pre, mangga ata huli natin. Ano po? Kalawit. Kalawit. Hindi po ba kamatsili kukunin natin ito? Paano po palatandaan para nasabi nyo may laman? May laman, sir, kasi ito, inumukay yun sa ilalim. Ah, bagong mukay. Bagong mukay. Papalahin ko, kuya. Yan, ganan. Baka napatay ko na. Pangan mo? Ibitawan mo na yan. Kukulong po ang kanyari. O, di makakalis diyan. Mukhang natimbrehan na kayo ng mga limang boys, ha? Try nyo na kaya sa ibang butas. Laban lang. Pero magkano nyo naman na ibebenta pag nakakuha nyo? Nasa 1,500. 1,500 per kilo? Ilang piraso po yun? Kung makahuli ka ng malaki-laki na 1 kilo, yun. 1,500 yun. Maganda pa kaya tayo, kuya. Oo, kami na ngayon pala. Pakahina nyo po, eh. Kaya ba this week, guys? Napatay ko pa ata. Yan na! Huwag yan! Hindi kasama dyan! Mali ka dito. Ano pre? Ayan o, kapit o. Ibaba mo, baba mo, baba mo. Oo. Puti, ano mga gini? Gusto ko malaman sa ano ko sa likod, pre, ha? Yan na, yan na. Buli. Buli. Itawin mo na. Yan!
Yan! Oh no! Ay, patay pa ba? Boyo! Baka masundan ito, re! Ganito, kuya! Hindi ka marunong manghuli. Ilang pasukan naman agad yan. And this is what we call crab! Ito po yung mud crab. Mas nagmamarka ang bawat biyahe kung may nauuwi tayong kakaiba o pambihirang alaala. Pero ang talagang tumatatak sa akin, yung mga biyaheng tulad nito, kung saan hindi ako, kundi ang mga lokal, ang bida. Ang mga ordinaryo sa kanila, naging makabuluhan sa atin. Dahil ang bawat biyahero ay hindi bisita, kundi pamilya.